ano, parang ginagawa nilang biro ang mga reward-reward system na buhay ng Pangulo ang itinataya. Ba, delikado po yan. Nasa ating mga batas, bawal na bawal ito. At ating alamin kung ano yung mga pagbabawal na ito at ano ang maaaring mangyari sa mga gumagawa nito. Si Attorney Mark Tolentino ay nasa ating linya. Isa po sa mga legal eksperto, ekspertong magaling na abogado talaga. Attorney Tolentino, si Mike Abby po ito at magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mike, si Mike po. And sa lahat po ng tagapakinig ng tagapanood ng SMNI News. Thank you, Attorney. Ano, tulungan niya niyo ako ipaliwanag dito kasi nakaka parang ginagawa nilang biro, parang akala nila ganun-ganun lang po yung mga pag lalabas na magbibigay sila ng 50, 100 milyon o kung ano man at buhay ng Pangulo ang kanilang pinaglalaruan, ano ha, akala nila ganun lang. So ano ba hoy, ano ho ba yung talagang mga maaring pananagutan o mga batas na umiira laban po sa mga ganyang klaseng mga pahayag sa social media ng ating pong mga kababayan, Attorney? Yung right po natin na sa social media, yun ang tinatawag na freedom of expression. Correct. But yung freedom of expression kasi, hindi naman absolute yan. May mga limitation po yung freedom of expression. Correct. Kasi yung freedom of expression, pwede po yan, pwede kang mag-criticize sa ating government provided that constructive criticism. May mga limitation po yan. One of the limitation yung tinatawag na cyber libel. And second limitation yung tinatawag na inciting to sedition. Like for example, yung issue ngayon, yung about sa isang teacher na nagbibigay ng reward ng 50 million sa kung gustong pumatay sa ating presidente, that is actually criminal in nature. Kasi nga, nakalagay po sa atin sa ligang batas na pag ang kailangan i-prove mo sa batas na i-prove mo sa batas na may intention kang manggulo. Kailangan mo maghikayot ng tao, mag-invite ng tao na manggulo. But in this case, I don't know kung may intention ba talaga itong teacher na to na manggulo and siniseryoso ba ito ng mga tao yung 50 million na offer niya. Kasi kung hindi ito siniseryoso ng taong bayan yung offer niya, pwede siyang makalusot sa inciting to sedition. Mm-hmm. But administratively, pwede siyang maging liable. Pwede matanggal yung lisensya niya bilang isang teacher. Pwede matanggal siya sa kanyang posisyon bilang isang public, lalo na standard kasi ng government employees mas mataas compared sa ordinary na empleyado. Okay. So in this case, he can be administratively liable. But with respect to criminal liability, under the clear and present danger rule kasi, kailangan pag nagsasalita ka, may immediate na possibility na mag-create ng public scandal or public nuisance or panggulo. Kung wala yun, pwedeng hindi siya maging liable ng tinatawag na inciting to sedition. Correct. So maliwanag po yan at magkaiba yung cybercrime law at iba yung kaso namang i-apply dun sa inciting to sedition. Ano? Anyway, yung kung walang pananagutan dun sa sedition, pero definitely may pananagutan po tayo sila kung sino mang gumagawa nito dun po sa cybercrime law. Siguradong ma-identify sila dyan at pwede silang kasuhan sa paggamit ng social media. Attorney? Yung social media kasi, depende kung ano yung talagang sinasabi niya. Pag, for example, libelous yung pinagsasabi niya, libelous, pwede siyang madimanda. But yung libel kasi, may limitation din niya sa government employees and government staff. Pwede tayong mag-criticize isang government officials provided that it is constructive. And second, in the performance of his official function, as a government official. But in the performance of his function as a private individual, pwede tayong madimanda ng libel kung pinakialaman niya yung pribadong buhay po niya. Okay. So yung tinatawag na cyber libel. But itong tinatawag na inciting to sedition, kailangan talaga na maghikayat siya ng taong bayan na may gulo. For example, to prevent niya yung government natin na hindi mag-comply sa mga execution ng batas. So in that case, pwede siya maging liable. Pero depende yan sa facts ng kaso and that is evidentiary in nature. Okay. Well, pero paano, Attorney, kung halimbawa yung katulad lately, parang kahapon lang may nangyari ito, mag-asawa, nag-away pala yung mag-asawa, naghiwalay na. Ay, yung lalaki, may mga dating mga statement na mga parang pagmumura sa Pangulo, ganun-ganun, nang sila ay magkasama pa. So naghiwalay sila, inedit niya yung sinabi ng asawa, at ang pinalabas niya doon ay si Pangulong Duterte ang kanyang binabantaan. Ipinost ng babae
yung inedit niyang ginawa doon sa sinabi ng asawa niya. So ano ngayon, sino ngayon ang mananagot doon? Yung lalaki o yung babaeng nag-post nung mali na ginawa? Yung pag-post ng mali na ginawa, pwede maging liable din siya ng libel. But in this case, kailangan identified yung pinagsabihan. Mm. Hindi pwede na isang tao dyan na kailangan may ginagawang masama. So, hindi pwede yan. Kailangan identified yung kaniyang tinutukoy. Kasi kung hindi naman naka-identified yung tinutukoy niya, pasok po yan yung tinatawag na freedom of expression. Okay. But in this case, yung ginagawa naman ni yung babae, kasi parang kinuha kasi yung private na data ng kaniyang asawa, pwede siya maging liable siya kasi parang ninakaw niya yung private information and that's violation of right to privacy. Okay. Doon naman tayo sa punto ng ano, hindi lang social media ang gamitin, basta anuman po ang kailang gagamitin, pero ihahayag nila yung reward system para sa buhay ng ating Pangulo, maliwanag na labag po sa batas. Halimbawa, hindi ginamit ang social media, pero ang ginamit niya ay nag-broadcast siya sa isang radio, isang TV station. Basta sinabi niya na nag-reward siya ng certain amount, halimbawa 100 million o 500 million para sa buhay ng Pangulo. Ano pong mabigat na batas at kaso ang pwedeng ipataw sa isang gumagawa nito, Atty. Tolentino, sir? Citing to sedition yan. Okay. Not necessarily social media. For example, kahit microphone lang sa in public, nag-speech po siya sa public na kailangan kung sinong gumagawa ng masama sa ating Pangulo, bibigyan ko ng 10 million, bibigyan ko ng 50 million. That is citing to sedition. But provided, kailangan natin i-prove, this is evidentiary in nature, na kailangan natin i-prove na may immediate tendency na gagawa ng masama. Okay, kailangan kung nag-joke lang, that is pwede siya makalusot kasi may principle kasi sa batas ng mens rea. Okay. Yung mens rea kasi, you cannot be criminally liable if your mind is not criminal. Mm-hmm. But kung may intention talaga siya na manggulo, may intention siyang saktan ang ating Pangulo, he or she can be criminally liable for inciting to sedition. Ano ang mga penalty? Ano ang mga pwedeng mangyari kapag napatunayan na talagang intentional o nagplano siya o ginagawa talaga niya yun para sa buhay ng Pangulo? Ano pong mga kaparusahan ang pwedeng ipataw ng batas? Under the revised penal code, pwede siyang makulong ng hanggang 6 years per action. Okay. Plus 400,000 pesos fine. Per action, hindi yun isa lang. Kung, for example, everyday niya ginagawa yun, so every act na ginagawa niya, may kulong yun hanggang 6 years, then may bayad siya na fine sa ating government up to 400,000 pesos. Okay, kung ikaw naman yung taga-gobyerno, balikan natin yung public school teachers na gumawa nito, although nagsosorry na, nagmamakaawa na siya, ang unang-unang kaso niya, kasong administrative, dahil siya ay government official or kawani siya ng pamahalaan. Yun po yun ang pagkakaiba. Pag taga-gobyerno ka, may ibang kaso. Kung civilian ka naman, iba rin kaso. Yes, okay, di ba, Torne? So pag government ka, so pwede kang masuspend or matanggal bilang isang empleyado ng government. But ito kasi, hindi lang siya isang government employee. Siya ay isang teacher. Correct. Pag teacher ka, may lisensya kang pinaghawakan. So pwede matanggal yung pagiging teacher mo, masuspend yung license mo or matanggal yung lisensya mo. So kasi may tinatawag an act on becoming a teacher. An act on becoming a teacher. Kasi pag teacher kasi, highest standard of morality ang expect niyan. Pag hindi mo na-maintain yung tinatawag na highest standard of morality, highest standard na i-comply mo yung batas, pwede mawala yung lisensya mo bilang isang teacher. Lalo na teacher siya sa isang public school. Correct. And high school pa naman yun sa, I think, sa isang civics. Okay. Parang civic culture na subject ang tinuturo pa niya. Okay. Atty., kung halimbawa, alam mo naman, nire-recognize ba at tinatanggap ba ng ating mga hukom, ng ating mga judges, ang halimbawa, nag-sorry or parang naglaro lang siya, hindi niya sinasadya, parang katulad ng iba dyan na umiiyak pa sila, sorry po, hindi po namin sinasadya ito, parang naging biro lang. Tinatanggap pa sa korte ang ganon depensa ng isang akusado sa pagbibigay ng threat sa buhay ng Pangulo ng Bansa? Yung sorry, hindi po yan tinatanggap. Okay. In fact, kung mag-sorry ka, ibig sabihin, inaamin mo na may ginagawa kang kasalanan. So, in this case, pwede pa siyang madiin yung pag-sorry-sorry niya sa social media, okay, sa public. So, pwede pa siyang madiin yan kasi yung pag-sorry niya, parang inaamin po niya. Admission. Admission of guilt yan. Okay. And pangalawa, wala pong exemption sa batas pag nag-sorry ka,
wala na yung criminal liability. The criminal liability and the administrative liability will be attached provided that yung mga elements po ng ating revised penal code na comply po niya para maging liable po siya. Yung issue naman na parang hindi niya sinasadya, oh, parang ano ba yan? Eh, parang accidental lang na na-post niya yung kanyang sinabing yon. Tinatanggap ba sa dalawa korte yung depensang yan? Hindi po. Dalawa kasi elemento niya na yung tinatawag na citing to sedition. Number one, may intention ka na guluhin. May intention ka na manggulo. Pangalawa, may epekto, may possible effect na may mangyaring kaguluhan. So, yung dalawang element yan. So, kailangan sa piskalya, sa Department of Justice, through the fiscal, kailangan i-prove sa korte yan. So, i-prove sa prosecutor yan yung tinatawag na may intention siyang manggulo. Okay. Andali. Nawala yung audio pero may epekto. May epekto siya na possible na may public na manggulo na kaguluhan naman yan. So maliwanag yan, hindi tatanggapin ng korte ang depensang nag-sorry ka, admission yan, lalo kang madidiin. Kung hindi mo naman sinasadya, hindi pa rin, lalo na kung talagang mayroong epekto na maaring mangyari sa buhay ng Pangulo. So, ang message po dito, ang importante rito, attorney, huwag gagawin ng kahit sino. Magbiro ka man, o seryoso ka, meron kang pananagutan under the law. No one is above the law. Di ba, attorney? Tama. No one is above the law and yung tinatawag na ignorance of the law excuses no one. Yes, isa pa yun. Sabihin, hindi pwedeng sabihin niya, hindi niya pwedeng sabihin na hindi ko alam yung batas. Hindi niya alam yung batas. No one, ignorance of the law. Okay, hindi pwede yan. Ignorance of the law excuses no one from compliance. And pangalawa, we should be a responsible citizen. We should be a responsible citizen, kailangan we should be a responsible user of social media kasi hindi natin alam that you can be sa ginagawa niyong kasalanan, maybe careless ka, you can be criminally liable for cyber libel, you can be criminally liable for inciting to sedition. Okay. Attorney, salamat po sa oras at hopefully nalaman ito ng lahat ng ating mga nakasubaybay para huwag nilang gawin ito na biro at kung ano dahil mapanganib yan at saka hindi talaga pwede. Mananagot at mananagot sila. Attorney Tolentino, salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Thank you po. Thank you. Attorney Mark Tolentino, isa po sa mga ekspertong abogado. Ayan, maliwanag, no one is above the law. Yung sinasabing ignorance of the law, tama po yan, hindi po magiging katwiran sa husgado at sa batas. Yung hindi mo alam ang batas kaya nagkamali ka, kalokohan po yan, hindi pwede yan. Mananagot kayo, huwag yun lang gawin laruan kasi. Unang-una, kahit prepaid, sigurado sa issue ng crime, cybercrime,